Magandang umaga sa inyo mga kabukid. So, sa araw pong ito ay galing tayo dun sa farm. At pinuntahan po natin yung farm kahapon at yung isang araw. Kaya medyo matagal-tagal po akong hindi nakapag-vlog dahil inipon ko po yung mga videos para isahang lagay ko na lang mga kabukid. Dahil inaabot po ako ng matagal na panahon mga kabukid bago ma-edit yung ating vlog mga kabukid. Dahil medyo mahirap-hirap palang maraming ginagawa mga kabukid, no? So sa ngayon po mga kabukid ay marami po tayong ginagawa, kaya medyo matagal-tagal po akong hindi nasusundan o hindi ko nasusundan yung vlog natin. Kaya po halos 12 days, 13 days akong hindi nakapag upload ulit mga kabukid. So sa ngayon po ay yun nga po, pumunta tayo sa farm kahapon, yung isang araw at yung nakaraan pang araw. So halos araw-araw ako mga kabukid dahil medyo makapal na po yung damo ng ating tinanim na kalamansi, lansones at ng ating saging, no? So, ganun pa man yung kung naalala nyo yung tinanim natin papaya, medyo napuspos na po o namamatay na po tayo-tayo ang ating papaya. At nang pinapaltang ko na po sila o tayo-tayo ng kalamansi. At yung ating saging naman ay medyo may sakit mga kabukid. Kaya papaltan na rin natin sila ng saging na senyorita. Pero babalag ko rin yung mga kabukid sa mga susunod pang araw mga kabukid, no? So sa ngayon po ang ginagawa ko ngayon, so chinek ko yung ating lansones at ang ating mga saba, at yung ating focus natin ngayon mga kabukid ay yung kalamansi. Kaya po nandito ako ngayon at pinapala yung aking mga fertilizer, no, yung dumi ng ating mga manok na ito, para po gawin, para libre yung ating fertilizer doon. Kaya kailangan bulukin ko muna itong pinatas kong dumi na ito ng manok, para po mailagay natin doon sa ating mga punla, sa ating mga kalamansing itinanim, para sa darating na tag-ulan sa Mayo katapusan at Hunyo-Hulyo, tag-ulan na po yan. So, ito na yung ating ilalagay, kaya kailangan bulok na ito. So chinek ko kanina, medyo may amoy pa mga kabukid, at mainit pa ito sa halaman at acidic pa ito mga kabukid sa ating halaman, kaya hindi pa pwedeng ilagay po mga kabukid, no? Yun nga mga kabukid, no? So sa araw na to ay ako ay namimili ng mga may sakit na ating mga manok mga kabukid, dahil paiba-iba yung panahon. So nakaraan ay tag-ulan at tag-init, so medyo nagkakasakit yung ating mga manok. So naghiwalay po ako ng mga nasa 30 hanggang 35 pirasong mga manok na may sakit. So yung iba naman po doon ay mild lang, no, may sipon-sipon lang, pero yung iba ay may mga bukol talaga sa muka dahil nagkakaroon nga po ng pabago-bago panahon. At syempre epekto na rin mga kabukid ng syempre nagkakasakit din sila mga kabukid, dahil nung nakaraan ay hindi ko agad naalis yung dumi, no, ng mga manok. So kailangan kasi kahit papano ay regular nating natatanggal yung dumi ng mga manok, kahit every one month or 2 months, dahil yung kapal ng ating ipa ay minsan ay natatambakan na rin ng dumi nila at kumakapal na rin mga kabukid dahil nagpapapatong-patong na yung mga dumi ng mga manok natin. So kailangan po nating tanggalin din yun, no, at apaltan ng bagong ipa mga kabukid. Kaya po yung ipang pinapalit ko ay yung sariwang ipa mga kabukid, no, para po matagal-tagal maluma at bago, walang anip, walang mga insektong maring makaepekto sa ating mga manok mga kabukid. At syempre ngayon mga kabukid, no, nag-ayos na rin kami ngayon dahil maglalako kami ng itlog. At yun nga po, medyo matumal yung itlog ngayon dahil marami rin po kasing nag-alaga ng ganitong klase ng paitlugan. So ang ganito klase ng manok, no, yung paitluging manok. So yung iba po ay nasa 20,000 heads, yung iba naman po ay nasa 10,000 heads. So medyo yun ang nakakapekto sa ganitong maliliit na negosyo mga kabukid, dahil yung presyo ay kayang-kaya nilang medyo ibaba ng kaunti. So susunod tayo sa kanila, so sila yung medyo nagdidikta ngayon ng presyo, dahil sila yung may pinakamalaking supply dito mga kabukid. Kaya medyo matumal po dahil lahat po ng halos tindahan. So yun lang po yung disadvantage nito kapag yung isang farm ay mayroong sasakyan at masipag ikutan lahat ng lugar dito sa paikot-ikot dito sa aming mga kabukid, ay medyo mahirap talagang maglako ng itlog, lalo na at kapag nauna sila, no. So yun nga po, ang diskarte lang dito ay pasipagan na lang mga kabukid ng pag-ikot. So kaya naman meron tayong isang, kahit dalawa o isang mamimili o pwesto, na may pwesto mga kabukid, para
kunin yung itlog na ating mapuproduce araw-araw, mga kabugib, no? So yun lang po yung ating problema ngayon. So yung pag-dispose ng itlog, so medyo matumal po. Kaya ang ginagawa namin, maaga pa kami nagpapake ng mga itlog at ilalako namin sa mga barabarangay at bayan-bayan na medyo malayo po dito sa bayan namin, sa bayan o sa bayan ng ating bayan mismo, sa pamilihan, yung mga lugar na medyo malayo-layo ng mga bukid tulad ng mga liblib na lugar, medyo paanan ng bundok, mga ganun. Kasi itong lugar namin, mga bukid, ay may mga bundok-bundok na area, so may barabarangay na medyo tawid ilog pa. So doon po kami pumupunta, mga bukid, para po ibenta yung ating mga itlog. At doon sa mga lugar na malalayo, na rough road na yung mga bukid, no? Kumbaga hindi na abot ng ibang naglalako ng itlog, no? Yung mga katunggali natin dito na maglalako din ng itlog. So yun po yung diskarte namin ngayon. So pinupunta namin yung mga liblib na lugar, no? So medyo malayo sa bayan. So doon po kami pumupunta. At yun nga po, at tapatan ko pong sinasabi dahil medyo matumal talaga yung ating itlog ngayon, mga bukid, at yun yung ating hinaharap ngayon, mga bukid. So sa ngayon po ay ang tinatrabaho ko talaga ay chinecheck ko lahat ng manok ulit at inaalis yung mga may sakit para mapagaling, at pag gumaling na, babalik ulit sa manukan asa kanilang sa loob nila para mangitlog ulit, mga bukid, no? Basta po yun po, mga bukid, no? So tuloy-tuloy lang po yung aking gawain, yung ating gawain dito, at sana po supportahan yung ating channel, mga bukid, na magsasaka ako channel. At maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa ating vlog, mga bukid, no? So yun po. Pero bago yun, mga bukid, ay check ko muna, mga bukid, yung ating baboy, dahil nagtais sila mga kakaan. Ayan, hindi naman sila matamlay ngayon. At yung iba ay nagpapainit. So hindi naman sila matamlay ngayon, mga kabukid. Medyo malalaki na po sila. Halos tansya ko mga 30 na ito, mga kabukid. Nasa ano na ba sila eh, 35 days mula sa pagkawalay. So plus pagkawalay eh, nasa 65 days na sila, mga bukid. So tumitimbang na sila ng 30, mga bukid, no? So medyo maliit lang tingnan sa camera, pero malalaki na po ito sa personal, mga bukid. At yun nga po, itong baboy na ito ay bentahin na sa July, hari nawa, mga bukid, no? July first week siguro na ibebenta na namin itong baboy na ito. At balak natin dito, mga bukid, ay maglagay ng inahin. So ito yung konting bakal na nakaabang, mga bukid, para lagyan ng inahin. So wala pang bubong. So siguro dito ko muna ilalagay yung isang inahin, mga bukid, dahil bakante itong lugar na to at ito ay may bubong, mga bukid, no? So sa ngayon ay wala pang budget. So sa ngayon, mga bukid, ay wala pang budget tayo. So taste lang tayo ngayon, mga bukid, dahil dahan-dahan lang. So yun po. Kit-kit na hugis nito. Mahaba ka na eh. Tapos mo na pagkila? Saan pa dito kilawin? Small. Sige. Antayin sa pagyan. Ano to? Ay, small. Small one. Medium po ito.
natin. Yes, sulog po. Sulog po yan. Large natin. Ayan, large. Man. Andiyan nga mga kabukid, no? So nakaalis na po yung ating magde-deliver ng itlog at ako ngayon ang naiwan dito. So ako po yung magtawag dito. Ako po yung umulot ng itlog dito sa ating munting manukan mga kabukid, no? So yun po mga kabukid, samahan niyo ako, saglit lang naman to mga kabukid. At yun po, pupulot ako muna dito at sa mga update sa kabila. So yun po mga kabukid, tara. So ito yung tray natin. Dapat kasi plastic tray yung gamit natin pero napasama dun sa pag-deliver. So ito muna yung ating gagamitin, no? Ito yung ating mga itlog. Ito tayo. At yan. Meron po dun sa kabila. So ito. Ito. Ito itlog natin. Ito nga lang dito. Medyo madalang pa ngayon ang itlog mga kabukid dahil umaga pa po. So marinig nyo sila, maingay. So nangingitlog pa lang sila mga kabukid. Ito itlog nila. Ayan. Dito banda medyo marami na rin. So ganito lang po yung araw-araw na ginagawa ko dito. Pero mamaya ay pupunta ako dun sa aking... Pero mamaya mga kabukid, pupunta tayo dun sa ating paggawa dun sa ating kalamansian. Para kasi i-sprayan natin ng herbicide yung ating kalamansian dun mga kabukid. Pero ngayong umaga ay mamumulot muna ako ng itlog dahil nag-deliver ngayong ating kasama, no? So yun po. Ito pa pala. Marami-rami pa pang itlog na ito. Ayan po. Medyo marami-rami pa itlog. Ayan. Ito na natin lalagay. Ayan po mga kabukid. Marami pa yan. Dito pa tayo mamumulot mga kabukid. Sa dalawa dito, sa tatlong to. May pa ilan-ilan ha. Oh, pansin nyo. Meron na lang pa ilan-ilan. Ito. Yan yung mga papulutin natin. At saka sa loob. So sa ngayon, pulot mo na ako mga kabukid. So doon naman tayo sa loob mga kabukid, namumulot na itlog, no? Lagyan ko ng sako para hindi mabasag yung manok kaya yung itlog. So pasok tayo sa loob mga kabukid. So doon tayo sa loob. Dito tayo maghanap ng itlog. So dito tayo maghanap ng itlog mga tol. So yung iba dito ay nangingitlog dito. Kasi doon ay ayun, nakita tayo isa. May mga nangingitlog din kasi dito sa loob mga kabukid eh. Hindi na inaabot doon sa kanilang nest. So ito tulad nito. So kailangan pumasyal talaga tayo sa loob. Yung iba kasi gumagawa ng sarili nilang nest dito eh. Dahil medyo madilim. Ha, tulad niya, no? Ito na gumawa ng sariling nest. Medyo madilim. Huwag mo kutukain, Brad. Tulad niya, no? Binanata mo dito. Dito ka na kumuha. Sige natin dito. Ayan po. Nakadali tayo doon. Hanap tayo ng 8 logs. Wala na. Dito sa kabila.
Yan. Natin ang itlog nila. Yun. Yung iba kasi hindi gumugulong, mga tol. Ito. Ayun. Dito na. Ayun natin dito. Itlog. Wala. Ayun. Itlog. Ayan na. Pero malilinis yung mga kabukid. Oh. Walang dumihan. Dahil ito pa ay ipa. Ipa man ito. Tulad na ito. Oh, kay itlog lang. Huli ka sakto, Brad. Isa sa'y sa floor eggs. Ayan to. Isa. So, halos wala na po. Halos wala na nangingitlog ngayon. So wag natin sila abalahin. Tuloy na pulot natin. So alis na tayo. At naiingayan sila sa atin dito sa loob. At naistorbo daw silang mangitlog. So halos wala na rin may sakit dito, mga kabukid. Nakuha ko na. So pansin natin, mga kabukid, wala na sila pong mga may sakit, no? Madalang na po yung may sakit sa kanila. At ang kailangan lang talaga dito ay laging linisin yung floor eggs, no? Ay, floor eggs, yung ipa. Dahil nababasa na rin ang tae nila. So matakaw na silang kumain, mga kabukid. So kaya ang tae nila o yung dumi nila ay sobrang dami. So yun po yung nagtukos ng sipon kapag umangat yung ammonia, mga kabukid, no? Meron pa ako nakitang may sipon. So yun, oh, may sipon yung isang yan. Yan, 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 ito, ito, ito. Ay, ito po yung pala. Huliin natin. Ah, hindi natin mahuli. Mamaya ka sa akin. Yan. Ito yung sakit. Ops, 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 ops. Eh. Ah, medyo basa yung mukha niya, oh. Ups, 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 ups. Mga kabukid, oh, medyo basa ang mukha. Bago-bago kasi ang panahon. So ang hirap hawakan ng camera, no? Ayan po ang may sipon, oh, mga kabukid, oh. Medyo may sipon siya. Mild lang naman to, pero kailangan hiwalay. Tara. Tara, 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 tara. So ito pinahuli natin, mga kabukid, na may sipon, no? So mild lang naman yung sipon niya, hindi masyadong may sipon talaga. So kailangan lang talaga natin dito ay hiwalay, no? Ito kasi yung hiwalayan niya, mga bukid. Yan. At dito sila lalagay. Yan. Lahat ng mga ito may sakit. Nasa 36 na ngayon ang aking nahuli. Pero yung iba dyan ay medyo magaling na rin. Kaya mamayang hapon, mga kabukid, para hindi sila ma-stress, sa hapon ko sila ihiwalay. At yun po, ginagamot ko itong mga ito. Madali lang naman gumaling yung mga kabukid, yung mga may sakit na yan. Itong mga may sakit na yun, mga kabukid, ay madali lang naman pagalingin. Dahil sila po ay mild lang naman. So hindi ko na pinaabot ang malala. Mayroon namang malala, mga kabukid, pero nauulian naman sila, no? So yun po, hugas lang ako ng kamay, mga kabukid, at hugasan ko lang tong camera natin. So ito na po, mga kabukid, yung aking napulot kanina. So lalagay na natin sila sa tray. Ito po, natin muna po dito. Yan. So ano pa lang po kasi ngayon, eh, alas 7 pa lang ng umaga, mga kabukid. Kaya
Ngayon po ay alas 7 pa lang ng umaga. So medyo maaga pa po ngayon, kaya kaukunti pa po yung nangitlog. So mga mamayang hapon po, mga bandang alas, maganda kasi mamulot mga tanghali. So tapos na halos sila mangitlog. So mamayang patanghali po ay babalik ako dito para mamulot. Pero ngayon po ay kukuha lang ako ng pagkain sa bahay at pupunta tayo doon sa... So ngayon po, dahil tapos na po akong mamulot, so naka 10-3 lang po ako ng itlog ngayon, mga bugid. So ngayon po ay pupunta tayo ngayon doon sa ating kalamansian, mga bugid, no. So tinanim natin kalamansian at para i-check kung sino yung mauusap nating mag-spray ng herbicide. So dahil hindi po ako makakapag-spray ng herbicide dahil medyo may allergic rhinitis po ako, mga bugid. So bumabara yung ilong ko kapag may nasisinghot akong mga ganun, mga kabugid. So uusap tayo ng ibang tao, mga kabugid, para isprayan yung mga damo, dahil para makaiwas tayo, mga kabugid, sa matinding labor po sa pagtatabas at paggagamas, no. So matagal-tagal naman po bago maulit yung herbicide ng mga nasa 6 months bago natin maulit, halos 4 months to 6 months, no. So yun po, tapos na po yung aking gawain dito sa farm sa tuwing umaga. So pupunta na po ulit tayo doon. So yun po, mga kabugid, tara. So syempre, mga kabugid, no, check bago tayo umalis dito sa farm ay check muna natin yung tubig. Buksan muna natin lahat ng tubig para kasi mamayang tanghali pa ako babalik, mga bandang alas 11. So puno muna tayo ng tubig, mga kabugid, no. Hanggang dun kasi yung tubig yan, eh. So check ko muna sila. Kasi sinasaid ko talaga kasi yung mga may mga sipon, no. So makikita mo naman yung mga may sipon, medyo mahihina. Pero sa ganon man ay hindi naman sila ganon katindi. So mababa pa ang buhay nito, mga kabugid. Dahil talagang nakakatakot din minsan kapag ka makikita mo mga manok mo, lahat sila may sipon, no. So sa ngayon po ay kakunti naman yung may sipon, nasa 35 lang. Madali lang pong pagalingin yung, mga kabugid. So ito, puno na. Dahil mamaya pa tayo babalik dito, so check natin yung tubig, no. Para masama kasi sa manok yung mauuhaw sila ng matagal-tagal, mga kabugid, no. Okay lang na okay lang naman, mga kabugid, na sila ay magutom. Huwag lang silang mauuhaw, dahil yung tubig talaga ang importante dito. So ulak lang natin mga pinto, mga bugid, no. So ulak lang natin yung pinto, mga kabugid. Yung pintong to kasi sobrang tibay ito, eh. Pero net lang naman yung ano, dingding niya. Baka kasi makalabas tong mga manok na ito. Mahirap maghabol sa lansunisa ng manok. Ligod to po. Yan. Nakalak na. So yun po, tara na. Pero dadaan mo na po tayo sa ano, bilihan ng agri supply. Una ko lang po sa nabiling ko to. Ito. Square off. Bili tayo nito, mga kabugid. So ito, mga kabugid, yung ating bibili, no. Nabili. So dadali natin to ngayon doon sa farm natin, mga kabugid.
Andiyan nga mga kabukid, no. So nandito tayo ngayon ulit sa dito sa ating farm ngayon mga kabukid, at ngayon po ay nasa alas 10 na ng umaga mga kabukid. At ito nga po mga kabukid, yung aking dinala, no. So mag-i-spray kasi tayo nito. Itong square na to mga kabukid, no. So isa tong uri ng isang uri to mga kabukid ng herbicide. Para spray natin yung mga damo na yan mga kabukid, para makatipid tayo sa labor. So dito sa aking barracks na to mga kabukid, no? So dito sa aking barracks na to. So yan, ito yung gagamitin natin. So square up, halagang 1.5. Tapos ito yung gagamitin nating napsak, no? Mano-mano lang. So mas maganda sana kung mas mahaba itong itong ano na ito mga kabukid, no? Itong boom. Mas mahaba. Kaso medyo parang maikli ata ito, eh. Pag ginanon. Pero pwede na rin. So yun nga mga kabukid, no? Para nga makatipid tayo sa ating labor sa tabas. Dahil napaka mahalo talagang magpatabas mga kabukid. Dahil ang bayad ngayon sa isang sa laborer o mananabas ay nasa 350 hanggang 400, so may kain pa yon. So hindi mo masamang magpa-labor ng ganun, pero wala kasi tayong budget. So itong pinakamabilis natin gagawin mga bugid. So ito yung ating kalamansi, no? So ito yung kalamansi natin. So pinalinis ko na ito mga bugid. Pinalinis ko na itong gilid. Tapos itong i-sprayan natin ng herbicide. Ito itong gilid na to, dahil gagapang man ito dito. Ano, gagapang yung gaya dyan hanggang sa mga puluputan niya ito. So yan po, sunod-sunod na ito mga kabukid, eh. So yan, yeah. Yan pa ito, yan, tapos ito, ito lansones. So ito na po yung tanim nating lansones, no. So mataas na siya. Ito naman yung rambutan mga kabukid, no. Ito yung rambutan natin. At pero tingnan nyo, makikita nyo mga bugid ay medyo madamo talaga. Medyo madamo. Hindi kasi magtatagal tong ating gamas na to mga bugid. Tamo. Mga ilang linggo lang, puno na naman ito ng ng damo. So maunahang lumaki yung ating lansones, ay ating kalamansi. May nangangain ang ating lanso kalamansi, oh. So mag-i-spray pa tayo nito. Kasi ngayon kailangan mag-recover lang ito mga bugid. So yan po, ito. Yan, ito yung mga tanim nating kalamansi. Ayan nga, may nangangain nyo, oh. Kailangan natin mag-spray ng systemic insecticide. So yung ginagamit kong insecticide mga bugid ay yung Marasyal pang spray. Pero minsan na lang tayo mag spray ng ganun, dahil masama din laging gumagamit ng ganun mga kabukid. Pero pag ganito ang developing stage, so laging kinakain ito ng mga uod. So yun dapat ang ating patayin, no? Yung mga uod na yun. Natabas to, patay. So yun nga mga kabukid, oh, yan tulad yan, kalamansi din. Kalamansi pa ito. Tapos yun. Hanggang doon yan mga kabukid, eh. Kalamansi na yan, eh. Kaya ako nagtanim nito. Itong saba. Kasi wala akong patubig pa dito mga kabukid. Kaya nagtanim ako ng mga saba. Para lumilim dito. No? Dahil pag lumilim dito mga kabukid, tulad yan, medyo malilim na. Hindi masyadong matutuyo yung baba. So yung tanim natin mga kalamansi at konting lansones ay makakasurvive kahit na hindi tayo magdilig sa tag-init. So dahil nga wala pa akong makina, pero kahit na buo na rin yung irrigation dun sa dulo, may tubig ng nag-flow, ay wala naman akong hose tsaka ng makina, kaya
hindi ko rin to madiligan basta-basta mga bugid, no. So yun din yung isa pang pinag-iipunan ko na makabili ng sariling makina at saka hose na halos haba na mga sa 200 meter man lang yung hose ko para maabot itong mga lansones at kalamansi na tanim ko. So mas maganda kasi mga bukid, no, nadidiligan natin ng regular yung ating mga tanim. Kaya ito mo makikita mo mga tuyo na yan, no? Tuyo na. Maganda sana pagka inabunuhan to, madiligan agad para makarecover. So medyo marami-rami kasi itong mga bukid na tanim ko eh. Ano? Yan, marami-rami to. Yung tanim ko na itong mga bukid, yan pa. No? Yung medyo madilaw. Tapos, pud-pud pa. Kaya magas maganda talaga madiligan to. No? Kaya siguro, ayan o, madiligan pa ito. So ito mga bukid, dinan nyo itong abukado. Ang abukado po ay isa rin sa ano, napaka tibay sa init. Ito mo, summer po dito sa atin. So tag-init. So hindi ko pa totoo na didiligan. So ang tanim ko po nito ay nung nakaraan pang tag-ulan mga bukid, ngayon ay tag-init. So tamo, bilis pong lumaki. June ko lang ito tinanim. Ngayon ay May na. So napakabilis po. Ha, parang hindi lang June, December ko po pala ito tinanim. Ito po ang isang taong lansones mga bukid, oh. So lampas na po sa akin. Ito na po yung itsura ng isang taon na lansones. So lampas na po sa akin mga bukid kung tinanim ko na to. Ito po ay nasa 800, 5 hanggang 800 puno mga bukid itong tinanim ko na to. No, dito ko po itinanim siya paikot-ikot. So yun nga po. Kung mapapansin niyo, oh, malaki na yung puno niya. Doon po sa mga nagtatanong kung kamusta na daw yung tanim ko papaya. So yung tanim ko po kasi papaya ay nagkaroon ng sakit at saka inabot po ng ulan. So dahil nga po hindi sila naka plastic mulch at hindi rin po sila naka bedding, no? Yung naka kama. So wala pong bedding. So ito po yung nangyari, oh. Mayroon pa namang pailan-ilan mga bukid pero napupuspos na rin, namamatay na rin at yun nga po mga bukid, kakunti at tulad nito, tulad nito mga bukid yan, ito mo, pud-pud na, wala na, namamatay na yan, ito namamatay na mga bukid. Kaya po nagtanim ako ng alamansi, no, ito po kalamansi. So ito, kailangan kong patayin na itong mga, itong papaya na itong mga bukid dahil wala na rin bunga, oh. Namatay na, inabot na po ito ng ulan. So namatay na mga bukid. Ito yung kalamansi natin, oh. Medyo madilaw, kailangan kong mag-abono pero dahil tag-init ngayon kailangan ko itong diligan sa isang araw mga bukid, no? So ispraying ko pa ito ng mag-i-spray ako dito mga kabukid ng tawag dito, herbicide. Aking kalamansi na ito. Ito po ay saba. Yun din. So ito na po yung tanim ko. Last year mga kabukid, no. So halos wala pong laman itong mga kabukid, no. Halos wala pong laman ito last year. Ngayon po ay malalaki na po. O pansin nyo, ito yung lansone, ito yung rambutan natin. Ito. Ito na yung ating rambutan. Malaki na po, no? Tinamnan ko po ng maraming klase ng laman, no? Una kong tinanim dito yung saba. Tapos nung lumaki na po yung saba, tinamnan ko ng rambutan, lansones, kalamansi. Ito po yung aking lansones, no? Tatluhan ko po kasi itong itinanim mga bukid para pagdidikit ko dito sa katawan niya. Yan. Tatlo yan eh. Yan, tatlo. Pagdidikit ko po yan ng ganyan. Pag lumaki mga bukid. Tapos puputulin ko itong isa dito. Ito. Putulin ko itong mga bukid dahil ito ay seedling to eh. So magiging tatlo po yung suporta niya.
mabilis pong lumaki, mabilis kumuha ng nutrition sa lupa. So makakabilis po ito. Sa ngayon alanganin pa po kasi itali. Maliit pa. Mga taas-taas pa siguro mga ganito pa mga bukid. Para maganda-gandang i-band silang ganyan. Yan po yung ibang estilo namin dito sa pagtatanim. Pero dahil bata pa itong mga bukid, dahil ito po ay nasa 3 buwan pa lang. So, hintay pa ako ng siguro mga 3 months pa ako kaya stag-ulan ng mga bukid para madaling magdahon. Yan po, rambutan pa rin ito mga bukid. Ibagi na nga eh. Yan, tapos ito. Ansones to. At saka mga lakatan ito mga bukid oh. Lakatan po yan. Pero yung iba kasi dito mga abugid ay yung iba kong ibang lakatan ko dito mga abugid ay may mga sakit. Oh, so may mga sakit mga abugid. Kaya pinapatay ko rin yung ibang lakatan po dito. At saka medyo pangit dahil tinan nyo. Oh. So yung bunga ng lakatan ko, isang piling lang tapos alanganin pa yung pangalawa. Minsan may mga sablay din ako mga abugid na tanim eh. Di ko rin alam, di ko rin may paliwanag. Kulang siguro to sa abono. O kaya may sakit to mga bukid, no? Ito, may sakit to, pero pinutol ko na to. Putuling ko ulit to. Yan, yung iba dito mga, may mga sakit mga bukid eh. Kaya papaltan ko po ito ng saging na senyorita. Dahil yung senyorita po mga bukid ay hindi po yun masayla, no? At saka tundan mga bukid, no? Hindi po kasi masailan yung tundan tsaka senyorita. Siguro mas na maintindihan mga bukid, no? Basta tuloy-tuloy lang po yung pagtatanim natin dito. At yun po, walang ano to, walang atrasan to mga bukid. Dahil full time na pagtatanim na itong ginagawa natin mga bukid. At yun po, yun nga mga bukid, no? Hanggang dito na lang muna ulit itong ating vlog mga bukid. So hanggang sa muli po. So bukas siguro o sa isang araw ay maglalabas ulit po ako ng panibagong vlog mga bukid. Para po masubaybayan ko yung masubaybayan nyo rin yung aking ginagawa dito lagi. Dahil halos hindi ko po nga nabivideohan yung mga vlog na yung mga gawain ko dito. So pipilitin ko pong ma-vlog po at maipakita ko sa inyo at masubaybayan nyo po yung ating gawain dito mga bukid. So maraming salamat po sa inyong panonood at suporta dito sa ating channel. So hanggang sa muli po mga kabukid. Alam.